Nagkaroon ng pamamaril kaninang hapon sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City. Patay ang isang lalaki. Nangyari yan kahit maliwanag pa ang kalsada. Dahil sa pamamaril, nagka-traffic at pansamantalang isinara ang southbound lane. Ang buong detalye, kaugnay ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Patay ang isang driver matapos pagbabarili ng kapwa motorista sa Ayala Tunnel sa Makati City. At live mula sa Makati, nasa frontline balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong motibo tinitignan ng mga pulis sa pamamaril? Road rage daw, Jiggy, ang posibleng dahilan ng pamamaril sa isang motorista kaninang alas 2:30 ng hapon sa Ayala Southbound Tunnel. Nakaparada ngayon dito sa Makati Central Police Headquarters ang puting multi-purpose vehicle na sinakyan ng biktima nang mangyari ang insidente. Makikita rito ang tama ng bala sa bintana ng driver. Ayon sa paunang ulat ng Makati City Police, galing Taguig ang sasakyang ito. Sakay nito ang lalaking driver, isang kasambahay at isang bata. Papasok na ng Ayala Southbound Tunnel ang puting sasakyan nang makagitgitan nito ang isang itim na luxury car. Pagdating sa tunnel, doon na pinagbabaril ng sakay ng luxury car ang driver ng puting sasakyan. Tinamaan ng bala sa likod ang lalaking driver. Nagawa pa raw niyang imaneho ng ilang metro ang sasakyan matapos ang pamamaril. Naisugod ang driver sa ospital pero idineklararing dead on arrival. Tuloy naman ang manhunt operation sa suspect. Nakuha naman daw ng mga witness ang plaka ng itim na luxury car. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang Makati City Police sa Land Transportation Office para mahanap ang may-ari ng itim na luxury car. Pinag-aaralan din daw ang kuha ng CCTV sa lugar. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.